ang topic natin ngayon, guys, kung paano magawa ng fruit fly trap at ano naman ang magandang timing maglagay ng fruit fly trap. So panoorin niyo to, guys, marami kayong malalaman dito. Guys, bago niyo panoorin tong video na to, guys, mag-subscribe muna kayo. Kung tapos na kayo, let's start. Guys, ito na, guys, oh. Ito lang gagamitin natin, guys, ha. Sample ko lang to sa inyo. Pwede namang soldering iron kung meron kayong soldering iron. Pero ito, kabilya lang to, guys. Ito lang yung itusok natin dito. Yan, oh. Tusok natin dito. Ito, mainit to, guys, ha. Tusok natin dito sa, ano na yan, yan, oh. Oh, mausok siya. Tusok lang natin dyan. Para mabutasan siya. Ganun lang. Pag wala kayong, ano, kabilya, pwede maliit na baka lang. O kaya alambre. O pako ba. Pwede na yun. Pwede na gamitin. Anin, guys, lagyan na natin siya ng ganito. Ganito, oh. Ito yung, ano, straw na malaki. Lagyan natin dito. Ganyan lang. Tusok lang natin dito. Yun siya, may langanin na butas. Pero pwede na yan siya palakihan. So maganda yung masikip, guys, ha. Para hindi mahulog sa loob. Nagkulang siya, guys. Mainit pa naman to. Ay, napaso na ako tuloy. Yan na. So, tusok lang natin dito yung straw. Yan, oh. Para makita niyo. Maganda yung masikip, guys, para hindi mahulog. Yan. Tulak nyo lang, level lang dito sa ano na to, sa katawan ng ano, plastic bottle. Ito naman siya, guys. Nagdagan pa natin kasi maliit lang. Mainit. Ang ganito rin. Tusok lang natin siya dyan. Yan. Tapos diin ng konti. Yan. Huwag yung sobrang malaki ang butas, guys, ha, kasi mahulog siya. Hindi maganda. So ito na siya, oh. Hulog na natin. Ganun lang paggawa, guys. Baka may magtanong, bakit pula? Kasi attractive ang pula, guys. Kung meron kang yellow, pinakadabis ang yellow, ilagawa ninyo. Kung meron kayo makitang yellow. Pero pag walang ano, guys, walang tawag dito, wala kayong straw mabili, pwede naman butas na ganito lang. Kasi nagawa na namin, ganito lang siya, oh, butas. Ganito lang. Ito nga siya, oh, may mga ano na sa loob, may mga pasok na mga fruit fly. Modify lang namin siya din kay mas maganda yung ano, may ganito, straw. Pero kung wala, pwede na rin ganito. Dami ding namamatay sa isang sa 10 araw. Nasa 500 yung namamatay, nakapasok dito sa loob. Ganito lang ginawa namin. Remodify namin siya na ganito din. Kasi mas maganda, wala talagang makatakas. Kahit isa, ito naman may makalabas. Pero konti lang din. So, mas maganda yung maubos talaga sila para pagdating na may tanim na tayo, wala na tayong problema. Konti lang gastos natin sa insecticide. Diba? Mahal ang ano ngayon, guys, mahal ang alika. Nasa 2,000. Plus 3,000 mga isang litro. Kaya tipid-tipid tayo ngayon kasi nasa pandemic tayo ngayon. Mahirap ang ayuda sa gobyerno ngayon. Kaya konti lang ang ayuda sa gobyerno. Kaya tipid-tipid din tayo. Para tayo kumita. Kasi ang kontra lang talaga naman ng mga farmers. Katulad ng pananim mo ay kamatis. Talong. Patola, atsal, maraming mga fruit fly yan, ampalaya. So ganito ang gawin nyo, guys. Ito, makakatipid tayo sa insecticide. Kasi nga unti-unti natin silang inokontrol, pinapatay natin sila. Kung mag-spray man tayo, konti na lang yung magagamit natin. So ganun lang, guys, ha. Ganun lang gawin nyo paggawa ng fruit fly trap. Lagyan naman natin ng tali. Tali natin siya.
So, tapos ibitay nyo dun sa mga farm ninyo. Pero pag marami kang pera, huwag ka nang bumili ng, huwag ka nang gumawa ng ganito. Mag-spray ka lang nang mag-spray. Kasi, marami kang pera. Pero, alam ko, nagtitipid talaga yung mga farmers. Kung saan tayo makatipid, doon tayo pupunta. Kasi kailangan natin kumita eh. Hindi natin kailangan kumastos ng madami. So, ito naman ang gagawin natin, guys. Ito yung gamit ko, guys. Catcher Pro. Fruit fly trap. So, ito na. May nagawa na kami. Sprayhan mo lang yan, guys. Ito. Sprayhan mo lang to. Yan. Kaya dito sa loob ng pangpakit niya. Dito, ganyan. Para hindi sayang. Lagyan sa loob dito. Tapos isprayan natin siya. Mas maganda yung basang-basa, guys. Yan o. Mabango naman yan siya. Tapos, basahin mo ng maigi. Yun. 1 week, guys. Dagdagan mo na naman tong ganito. 1 week lang, mga 7 days, pinaka ano. Wala, konti na lang yung bangon niya eh. Kaya dagdagan nyo na ng ano, ito, Cutter Pro. Kung magtatanong kayo kung magkano ang presyo nito, nasa 750 lang, mabibili ninyo sa mga agri supplies. So, ito na siya, guys. Ihulog na natin siya dito sa loob. Yan. Kasi mabango na to eh. Ulog natin siya sa loob. Yan. Kailangan nakabitay siya, guys, ha. Yan, nakabitay siya ng ganito. Para makikita ng mga fruit fly na may gumagalaw sa loob. Yan, guys, oh, mabango. Kaya, makakit talaga sila nito. Parang gayuma, guys, eh. Parang gayuma ng ano. Bye. Yan na. So, bitay na natin to sa farm. Ayan. May gumagalaw-galaw na siya. Mas mabango siya, guys. Parang, parang bulaklak, parang honey, parang lemon. So, kakaiba ang bango niya. Ito na. Gawa na natin. So, ayun na yung sinasabi ko kanina. Bitay nyo na to na wala pa kayong pananim. Nag-land prep pa lang kayo para mamatay na yung mga fruit fly. So, punta tayo sa farm. Meron akong nilagay doon. Tapos, tingnan natin kung may na-trap ba sa butas lang. Walang ganitong pula na stroke. So, punta tayo, guys. So, balikan natin mamaya, guys. Guys, ito na yung sample na dumikit, oh. Baka dami. Pero huwag niyong gayain tong ganito, ha, na ano siya. Inspirahan lang namin sa paligid nito kung talagang didikit ba siya. Pero ito na yun, no? Kita nyo na yung ebidensya. So, yun na, guys, oh. Marami lang nakadikit. Anin, pito, walo, siyam, sampu. Sampu na yun nakadikit, guys. Balikan natin siya mamaya kung ano yung resulta. Mas madami pa ba? Kasi mabango talaga siya. So, guys, may tanong ako sa inyo, guys. Ano ba ang magandang panahon o tamang timing na maglalagay ka ng Catcher Pro? Kung alam nyo ang sagot, comment nyo sa baba, guys. Para malalaman ko kung ano ang natutunan nyo sa video na ito. Sana marami kayong natutunan at nakatulong ito sa inyo. Ito yung area namin na tataniman ng atsal. Ito siya. So, wala pang tanim, guys, ha? No? Wala pa siyang tanim. Malinis na malinis pa siya. Naglagay na tayo ng mga fruit fly trap para pag may tanim na tayo, wala nang ano, kunti na lang yung mga matitira. Guys, dito tayo sa mga damuhan. Tingnan natin yung fruit fly natin na nilagay natin kung may laman na ba.
Nakahuli na ba siya? May na-trap na ba? Guys, ito yung fruit fly trap natin na nilagay. Ang daming laman sa loob. Oh. Siguro nasa mga pinipula to, 300. So, tanggalin na natin guys. Si dami na sila sa loob. Tanggalin natin. Oh, ang dami oh. Nasa loob. Oh. Dami talaga. Tapon na natin guys, patayin na ito lahat. Ripila na naman natin guys, kunin natin siya, ripila natin doon para mabango naman siya at mainganyo na naman na papasok yung mga fruit fly sa loob. Kaya ripila natin doon guys. A distansya nito sa farm nasa ano mga 15 meters distansya niya, so malayo siya guys. Ito natin nasabit yung isa guys, dito sa masabit. Bakit dito siya sa maraming mga kahoy? Kasi dito yan nakatira ang mga fruit fly. Kaya dyan natin siya nilalagay. So dito sila nagbabahay. So tingnan naman natin yung iba nating fruit fly trap doon guys. Kung marami na bang na-trap doon sa loob. Yun na yung isa guys. Oh. Nasa butas na siya. So mag-isip-isip pa siguro siya. Gusto na siyang papasok. Ito inaabangan natin yung bitag natin dito guys na nilagay natin ano. Fruit fly trap. Kung anong oras ba talaga sila aatake sa mga pananim. Kasi nilagyan namin ito ng para pang-akit niya. Baga parang attractant na anong oras ba sila dadapo kasi mabango yan siya guys eh. Parang ano din, pag namunga na yung mga kamatis natin at sa yung mga bulaklak noon, mabango. Kaya yun ang dinadapo nila. Tapos, pag may bunga na rin, iitlogan nila yung bunga. Kaya ito, obserbahan natin kung anong oras. Kasi malapit na mag-alas 7. Obserbahan natin siya kung lalapit na ba sila. Pero ito, may nag-uumpisa na guys kasi malapit na alas 7. May isang piraso na lumapit dito sa ating nilagay na fruit fly trap. So, abangan natin maya-maya kung may darating na sila. Ito na yung nilagay natin kanina guys. Oh. After 2 hours, ayan ang dumikit. Ang dami. Tignan natin ng Catcher Pro. So, sana guys nakatulong itong video na ito sa inyo. Enjoy farming. At guys, don't forget to subscribe our channel. And don't forget also the notification bell. And click also the all button. So see you guys on my next video.